Gusto ng Lord na ang ating buong pagkatao ay maging buo. God wants you to be whole. Ang ating pong kabuoang pagkatao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Think about it, mga kapatid. Ang ating pong body, soul, and spirit ay interconnected. Ano man ang nangyayari sa iyong katawan, nakakaapekto sa iyong kaluluwa. Ano man ang nangyayari sa kaluluwa mo, ay nakakaapekto sa iyong katawan. Kaya nga kapag lagi kang malungkot, nagkakasakit ka rin. Kapag tayo ay depressed, naaapektuhan ang ating katawan. Kapag tayo ay malungkot, naaapektuhan ang ating kaisipan. Bakit? Whether you believe it or not, ang ating pong katawan, body, soul, and spirit ay interconnected to each other. Hindi mo iyan pwedeng paghiwalayin. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, hindi ka lang healthy physically, gusto ng Lord healthy ka emotionally, healthy ang soul mo at healthy din po ang iyong spirit. Kaya nga po, maraming salamat na kung ikaw man ay may sakit sa anumang parte ng iyong buhay, body, soul, or spirit, may ipinangako ang Panginoon at pinapaalala ang Diyos sa atin na si Lord ang ating kagalingan. He is our Jehovah Rapha. Siya po ang nagpapagaling sa lahat ng ating mga kasakitan. Yung kondisyon ng ating puso ay napakahalaga. Sapagkat ang kondisyon ng iyong puso will affect the direction of your life. Gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ang iyong puso. Para ikaw ay sumuko. Para ikaw ay mag-quit. Gagawa siya ng paraan para paghinaan ka ng loob, i-discourage ka, at kung hindi ka makuha ni Satan sa isang suntok, papaguring ka niya hanggang ikaw na mismo ang sumuko. If Satan cannot knock you out with one punch, he will wear you down. Napakahalaga po ng ating puso pagdating sa ating buhay. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na walang puso ang iyong paglilingkod. Hindi po pwedeng sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa pero wala kang puso doon sa sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa. Hindi po pwede sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoon pero ang puso mo ay wala sa Panginoon. Napakahalaga ng kondisyon ng ating puso. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Minsan naghahanap pa tayo ng iba't ibang mga gamot, pero yung masayang puso po pala ay isa ng uri ng gamot. In fact, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa puso mo, lumalabas sa mukha mo, you can see it in their countenance. Yung pagiging maligaya ng ating puso ay kitang-kita sa kabuuan ng ating pagkatao. Posible kasi, mga kapatid, na may mga kasama tayo sa bahay, they have smile on their faces, but they are hurting on the inside. Marami sa atin, pangiti-ngiti lang, but you are dying on the inside. You are broken on the inside. You are empty on the inside. And even worse, you are losing your faith on the inside. Hindi lahat ng lumalapit para humingi ng advice ay humihingi talaga ng advice. Hindi lahat humihingi ng wisdom. Hindi lahat ay humihingi ng direction sa buhay. May mga tao naghahanap lang ng atensyon. Sa salitang broken, nandun yung okay. Kasi minsan madaling magpanggap na okay ka kahit broken ka. Na kahit broken ang iyong puso, sasabihin natin, I'm okay, I'm blessed and highly favored. Yung puso na maligaya, yung puso na punong-puno ng joy from within, is a good medicine. Pero yung broken spirit, nakakatuyo ng buto. Ang ating dugo ay may manufacture sa ating buto. At kailangan mo ng tubig para makabuo ka ng dugo. Ang blood natin ay nangangailangan ng maraming tubig. Kapag ang spirit mo ay broken, nakaka-epekto ito sa iyong katawan. Kapag durog ang puso mo, kapag may mali sa puso mo, kahit pa ang dugo, kailangan ng tubig. Hindi tubig ang solusyon para maayos ang iyong puso. Hindi porkit uminom ka ng tubig, maayos ang iyong puso. You could be smiling on the outside, but your spirits are broken. Your soul is broken and your heart is broken. Kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nagte-thank you, kahit walang nakakapansin sa atin, can you be faithful in the dark? Kasi hindi porket nasa dilim ka, walang plano ang Diyos na daling ka sa liwanag. It's just so happen that God wants to make sure that you can handle the heat. Kaya minsan itinatago ka na muna ng Panginoon sa dark kasi gusto ng Lord, bago kanya ilagay sa light, kailangan handa ang iyong puso, handa ang iyong karakter, handa ang iyong attitude. Kasi kapag ka, ikaw ay hindi ready, a blessing is not a blessing if you cannot handle it. A blessing is not a blessing if you are not ready for it.
wag na wag mong ipapasa at wag na wag mong i-delegate yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kasi kapag pinagawa ng Diyos sa iyo yan, may purpose ang Panginoon kung bakit ikaw ang sinasabihan ng Diyos na mag-evangelize sa iyong pamilya. May rason kung bakit ikaw ang inassign ng Panginoon for that specific job or for that specific purpose. Kasi may layunin ng Panginoon na ma-develop ang ating habits, ma-develop ang ating attitude, at ma-develop tayo kung ano man ang gusto ng Lord na pagdalhan sa bawat isa sa atin. Sumunod ka lang kahit nasa dilim. Hindi porket hindi nagre-response ang isang tao o ang ibang tao sa iyong pagsunod ay hindi ibig sabihin hindi ka na sumusunod. But when God saw your faithfulness kahit ka wala kang platform, ang greatest achievement mo ay hindi yung may ibang taong mabibless sa pagsunod mo. Ang pinakamatinding achievement, yung sumunod ka mismo sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang achievement. Yung kahit walang nakakapansin sa'yo, susunod ka lang. Kahit walang nakaka-appreciate, sunod ka lang. Maganda ang plano ng Panginoon sa iyong buhay. Maganda ang plano ng Lord para sa iyong pamilya. God wants to bring you to a new place. God wants to bring you to a new heights. God wants to bring you to a new dimension. And God wants to bring you to a new environment. Are you ready for it? Unfortunately, marami sa atin ang takot sa next level. Takot tayo sa mas-masa. Meron tayong altitude sickness. Yung nagkakasakit ka pag tumataas ka na. Yung kapag ine-elevate ka, nabibigla ka. Kasi ka, hindi ka ready doon. Marami sa atin ang takot na magsabi sa Lord ng yes, Lord, whatever it takes. Marami sa atin ang takot na mag-show up. Marami sa atin ang takot na mag-involve. Marami sa atin ang takot magbigay. Gusto natin mag-settle kung nasaan man tayo naroroon. Kaya, no wonder marami sa atin ang expectation mababa, ang vision mababa, ang pananampalataya mababa, kasi gusto nating manatili sa mababa. Pero ang gusto ng Lord, daling ka sa mas mataas na level, kasi gusto ipaalala sa inyo ng Panginoon na ang kanyang ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts, that God is able to do exceeding, abundantly, above and beyond what you could think or imagine. Yun nga lang kailangan, handa ka! Napakarami sa atin mga kapatid, hindi tayo sanay sa high altitudes kasi sanay tayo sa mababang pamumuhay. Kaya kapag dinadala ka ng Lord sa mataas na pamumuhay, kahit yung iba nakasando, naka-jacket, kasi hindi pa tayo ready for it. But God wants to bring you to a new heights. Gusto ka ng Lord i-level up. Gusto ka ng Lord itaas. Gusto ng Lord itaas ang level ng iyong pamilya, ng iyong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa testing, sa circumstance, sa mga pagsubok, i-reframe mo ang thinking mo na hindi ka pinaparusahan ng Diyos kaya ka dumaraan sa pagsubok, yan ay transportation lamang ng Panginoon para daling ka sa mas mataas na level. It's not your destination. Suffering is not your destination. It's God's transportation for you. Every time na may pinapagawa ang Panginoon sa atin at may pinapahawak ang Panginoon sa ating kamay, God never meant to humiliate you, but to show you humility. Gusto ng Lord maging mababa ang iyong loob. Gusto ng Lord na maging tapat ka kahit na hindi na-appreciate ng iba, tinatanggihan ng iba, pero ikaw tatanggapin mo. Kasi gustong i-develop ng Lord ang pagpapakumbaba sa iyo. Hindi ka hinihiya ng Panginoon. Tinuturuan ka lang niyang magpakumbaba para hindi ka yumabang. Anumang bagay na meron tayo, hindi tayo entitled para dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagsimba ako nung Sunday, entitled ako mabless buong linggo. Lord, nagpray ako ng mahaba kahapon, entitled ako makakuha ng ganito. Lord, nagantay ako ng 15 years, entitled ako makakuha ng gwapong asawa. No, you are not entitled. Whatever you have, your family, your ministry, whatever gifts and talents, personality that you have, all of these things are entrusted by God. Tayo ay may pride, tayo ay may ego. You cannot make it on high altitude with that kind of attitude. You cannot make it on top kapag ikaw ay may mindset na ganito, may habits na ganito. If you want to go higher, you have to leave something behind. You have to leave your pride, you have to leave your ego, you have to leave your bitterness, you have to get rid of your anger, you have to get rid of your unforgiveness, and allow God to move over your life para mas madala ka ng Panginoon sa mas mataas na pagtawag.